Bermans na naman at unang araw pa neto at syempre kailangan meron tayong upload dyan. At unang-una bago tayo magsimula sa vlogs natin, lagi ko kayong pinapaalalahanan kung papasukin nyo yung business na to. I-check nyo yung mga binibili nyong produkto kung talagang ayan yung mga suggested retail price. At bumili lang talaga kayo sa mga legit na mga reseller or mga distributor. Para naman hindi kayo kahit papano mauto ng kahit sino-sino pa dyan. At simulan na nga natin yung videos natin. Previously nga or netong mga nakaraang buwan, naglabas ako ng video tutorial dito ng tungkol sa borderless printing. Ito yung mga printers na pwede kayong magprint ng borderless gamit yung drivers na Epson 382. Pero maraming nagtatanong sa akin dito sa comment section, boss, pwede ba to sa Epson 121? Boss, pwede pa to sa Epson 360? Pwede ba to sa Epson 3250, 5290, workforce printer, etc., etc.? At eto na nga yung video na yan, sasagutin ko na kayo kung pwedeng-pwede ba to sa inyong mga printer. At kung meron akong mga hindi mababanggit na printer, ay kayo na lang yung mismong mag-check at tuturuan ko kayo kung papaano. At sasagutin na nga natin kung pwedeng-pwede ba talagang mag-print ng borderless etong mahiwagang Epson 121. Etong mga ginintuan na Epson 121 na to. At eto na nga, mismong Epson website. So ibig sabihin yan, nandito tayo sa kung saan ay makikita natin yung specification ng buong karakteristik na itong ginintuan na printer na to. At makikita natin dito, under paper handling, makikita mo dito sa specs niya, print margin hanggang 3mm top, left, right, and bottom yung kanyang kayang iprint. So, meaning hindi siya pwedeng mag-borderless kasi meron pang natitirang 3mm. Hindi nasasagad. So, etong printing na to, sabi dito sa specs ni Epson sa kanilang website, para makapag-print ka pa ng 3mm yung pinakasagad na sagad na print na itong printer na to, kailangan mo pang gumamit ng custom settings in printer driver. So mag-i-install ka pa ng ibang model or kung anumang model ng drivers para maisagad mo pa ng hanggang 3mm yung top, left, right, and bottom. So meaning hindi talaga makakapag-borderless sa printer na Epson 121, 110, 120. At isa pa na tip ko kung paano nyo malalaman talaga na kung pwede talagang mag-borderless sa printer ninyo. Kapag kayo ay nagpiprint ng nozzle check, yung nakikita nyo yung lahat ng ink ninyo kung merong mga patlang-patlang, may nakalagay dyan ng number of prints. Kung walang nakalagay dyan ng number of prints ng borderless or without border or kung ano pa man, kung number of prints lang, total of prints lang, wala yung pinaka-specific na number or bilang ng nagprint ka ng borderless, ay hindi ka talaga pwedeng magprint ng borderless don. So next printer na tayo na laging itinatanong din sa akin, etong Epson 360. So ganun lang din, pumunta kayo sa Epson website, makikita nyo ulit under paper handling sa medyo pinakababa niya yung print margin hanggang 3mm lang din. So parehas lang siya halos ng Epson 121, pero dito sa Epson 360 hindi mo na kailangan pang mag-install ng custom driver. Kumbaga makakapag-print ka na ng hanggang 3mm nga lang, meron pa rin puwang, 'di ba? So nasagot ko na yung tanong nyo sa 360, hindi rin siya pwedeng mag-borderless, pero same siya na 3mm kapareha ng Epson 121. So mag-forward na ulit tayo dito, may nagtanong din sa akin, Epson 6460. Ganun din sa kanya, under paper handling, Epson EcoTank 6490, ganito yung itsura niya. Tignan natin sa pinakababang specs niya, dun nga sa paper handling, scroll natin, nasan ka na, eto 3mm top, left, right, bottom, at kailangan pa rin ng custom driver para ma-achieve mo tong 3mm na to. So hindi rin pwede talaga yung borderless na borderless, merong paring natitira. Siguro sa 4R printing maaaring pwede yung mga pang picture. So hanapin nyo na lang dito sa specs
books kung makakapag-print siya ng mga 4R, 'di ba? Pero yung pinakasagad na A4, talagang hindi kasi nakalagay naman sa specs niya dito eh. So, move forward na tayo ulit sa next na printer na nag-comment. Ito yung Workforce 5390. So, nakalagay din dito under paper handling, meron pa ring natitira na 3mm. So, gaano ba kalaki or gaano kahaba yung 3mm na yan? Kumuha kayo ng ruler, kung meron man kayong ruler dyan, makikita nyo naman dyan yung mga guhit-guhit, no? Siyempre, yung sa taas, inches yon, and then yung sa baba, parang centimeter ata yon. Wala akong nakikitang ruler dito sa tabi ko. Pero, i-convert-convert nyo na lang yung 3mm dun sa mga ruler nyo, yung guhit-guhit dun, para malaman nyo kung gaano kahaba pa itong 3mm na to. So, sa Workforce printer, 3mm yung pinakasagad na sagad. So, paano ba yung mangyayari dun? So, halimbawa, meron kang files na ganito. Makikita mo, or kung mapapansin mo, etong files ko dito, yung kanyang background medyo may pastel na kulay pink. At talagang sagad na sagad yung makikita mo dito na kanyang background na kulay. Although hindi siya ganun ka dark na dark, pero sagad na sagad yung kanyang background dyan. So kapag ka nag-print ka sa merong mga 3mm na margin, kung makikita mo to, di ba ito, ibig sabihin yan, borderless yan. So nakikita nyo na yung background kahit papano siguro yung kulay pink. Kapag pinrint mo na to sa printer na merong 3mm nga, eto medyo mag-a-adjust siya or parang medyo magka-craft siya. Ganun yung mangyayari sa mga merong 3mm kahit na yung iyong pinaka-files ay talagang nakasagad na sagad. Kumbaga automatic yung printer mo na mag-shrink ata yung parang pinaka-term doon. So mag-move forward tayo sa next na printer na nakikita ko. Eto yung Epson 3250. So makikita din natin dito under paper handling, nakalagay din sa print margin niya 0mm top left right bottom via costume driver pa rin. So dito napapasok yung Epson 382 na ginamit natin na drivers dito sa tutorial natin kung paano mag borderless. So panoorin nyo na lang yung video tutorial na to kung paano ko i-download or ginamit yung Epson 382. And then mamaya at the end of this video, siguro kung hindi gumana sa inyo itong Epson 382, meron akong ituturo sa inyo na another drivers na subukan nyo kung gagana sa inyo. At ako din, susubukan ko din itong drivers na isishare ko sa inyo, siguro mga next video na lang para hindi na masyado humaba. At mag-move forward na tayo, di ba nakita na natin dito sa 3250 na pwede siya. At marami rin nagko-comment na gumana sa kanila yung Epson 382 na drivers at naapag-borderless sila ng print sa A4 na papel. So, eto na yung next, yung Epson 3210. Same na same lang naman to ng specs na itong mga 3250, 5290. Same na same yan. Halos walang pinagkaiba. At makikita natin dito din sa print margin niya, kayang-kaya na sagad. 0mm top left right bottom. Diba? So, next, 5290 na, which is eto na yung printer ko ngayon at talagang nakakapag-borderless ako dito, talagang gamit na gamit ko. So inuulit ko sa mga ganitong printer, kapag kagagamit kayo ng Epson 382, hanggang A4 lang yung inyong pwedeng i-borderless, hindi pwede yung mga letter or long. Sinubukan ko na letter at long, hindi talaga pwede, A4 lang talaga yung merong lumalabas na settings doon at mamaya ay papakita ko sa inyo. At dito na nga tayo sa Epson 3550 dahil may nag-comment din neto, tinatanong niya kung pwede din daw. Eto, pwede din kasi halos same na same nga lang ng specs etong mga 3000 series dun sa mga 3210, 3250, 3216, same na same lang yan. Ayan o, nakikita nyo naman at hindi naman siguro nagsisinungaling etong website ni Epson, nakalagay print margin 0mm top left right bottom din via costume driver. So next, eto naman yung 5590. So may mga nagko-comment sa akin dito, sabi nila hindi daw gumagana sa Epson 5590 yung driver na 382. At sa end nga ng video na to, meron akong isishare sa inyo at subukan nyo na lang din. So yung aking pagsubok na lang ay next video na lang din dahil itatry
ko din tong i-share ko sa inyo na isa pang drivers na para maapag borderless printing kayo. So titignan ko din kung gagana sa akin. So kung gusto niyo antayin ako yung video ko, wag niyo munang i-install, di ba? So next na tayo dito nga sa 5590, kasi sabi nila hindi gumagana yung Epson 382. Pero baka may mga makapagpagana, i-message niyo lang din ako kasi A4 lang talaga yung i-select niyo. At eto pa yung Epson 6260. So dito may nag-comment na sa akin, i-scroll niyo doon, na parang napagana nila sa Epson 6260 yung drivers na 382 na kapag borderless printing sila, kasi ayun, pwedeng-pwede, 'di ba? At inuulit ko, no, kung meron akong mga hindi nababanggit na printers, i-check niyo na lang mismo sa website ni Epson kung pwedeng-pwedeng mag-print ng borderless, at alam niyo naman kung saan titignan, under paper handling, at makikita niyo doon yung print margin. So eto yung iba pang mga printer, yung Epson 8050, na which is eto nga yung successor ng 805. Dun sa printer ko na yon, pwedeng-pwedeng A4, pwedeng short, pwedeng long. At sure na sure ako, pwedeng-pwedeng mag borderless print din dito sa 8050 ng short, long, at A4. Pero wala siyang nakalagay dito sa kanyang paper handling, kasi meron na siyang parang pinaka, ayan, meron din pala, ayan o, meron din pala, print margin 0mm via custom. Pero hindi pa ako nakapag-try mismo ng 8050, kasi yung printer ko 805. Pwedeng-pwede kasi talaga doon na mag-print ng borderless. Dito, no, meron siyang nakalagay din dito na specs. Photo default A4 borderless 64 seconds. So, meron pa akong additional na mga tips, no? Eto, ipapakita ko sa inyo. Epson 5290, kapag pinindot mo nga yung properties, click mo yung A4, walang lalabas dyan na borderless. Pero kung makikita mo tong output natin dito, itong files natin na to, pagka pinrint mo yan, kusang mag-shrink yung pinaka-files mo dyan, kumbaga magkakaroon siya mismo ng border sa gilid kapag hindi kayo gumagamit ng drivers na borderless. So, gagamit kayo ng Epson 382 para magkaroon kayo ng settings na borderless. I-click mo tong properties at nakita nyo naman, click mo tong A4, meron na tong pindutan dito na borderless. So ayan, wala nang iba pang pwede kayong piliin dito, pero itong 5R pwede. Ayan, 5R, 4R, pero kapag ka bumalik ka sa 5290, walang mga 5R dyan sa pagkakaalam ko, no? A4, 4R, merong 4R, pero pagkadating sa 5R, wala nang borderless. 4R lang ang merong borderless sa 5290. Ito naman yung kinaibahan ng Epson 805 ko, na pwedeng-pwedeng mag-borderless na kahit short lang yung gamit. Borderless short, A4, 5R, at meron akong ginawang custom settings ng borderless ng long. Ayan o, pwedeng-pwede. At makikita mo dito sa settings niya dito sa user define, dito ako nag-edit, long borderless 8.5 by 13. Ayan o, chinek ko yung borderless, kaya talagang nakakapag-print ako dyan ng mga borderless. So, depende pa rin sa mga printers ninyo yung mga capabilities. Kagaya nga ng sinabi ko, kung magpiprint kayo ng mga photos or kung ano-ano pa man, kagaya nito, kapag ka ganyan, Epson 5290, walang borderless yan. Kapag ka inayos mo yan at sinelect mo yung ibang drivers, kagaya nito, Epson 382, ayun o, nakita nyo, naging sagad na sagad, na wala yung parang pinaka ganito niya, yung spacing kapag kinalik ko tong pit to picture. Ayun o, di ba? So kapag ginalik ko sa 5290, magkukusa siya na merong spacing. At dito na tayo sa ating pinaka last na isishare sa inyo sa content natin na to. Itinype ko dito sa Google, Epson custom driver for borderless printing. Kasi nakikita natin dito, no, ano ba yung custom settings na, or ano ba yung custom printer driver. Nung isinerge ko dito, hindi lumabas yung specific na 382 eh. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga alam kung sino yung pinaka nag-originate or kung sino yung unang gumamit ng Epson 382 na pang-bypass sa mga printers natin na to, like 5290 na makapag-borderless. Pero dito, no, nakita ko nga dito sa mismong Epson borderless printing, sinerge ko tong topic na to, eto yung lumabas sa kanya.
Ito yung itatry ko sa mga next videos natin. Siguro antayin nyo na lang din siguro kung ayaw nyong gawin agad. Pero kung gagawin nyo na agad, i-message nyo ako kung gagana sa inyo or kung mag-comment kayo dyan na gumana. Ito, no? Ito yung drivers for Windows. Ito naman yung mga drivers for Mac OS. At etong printer na to, no, nakalagay dito, Stylus Epson Photo R800. So, ito yung mga possible ata na magkaroon kayo ng mga borderless printing. Ayan. So, tignan natin dito. Ito, no, merong magkakaroon ng borderless check kagaya nung paggamit ng Epson 382. At inuulit ko etong printer na to. Kumbaga, bypass din to. So, panoorin nyo yung video natin dito kung paano mag-borderless print or paano mag-install ng drivers. So, dito, ito yung download link. At wag naman kayong mag-alala dahil ako mismo susubukan ko yan sa printer natin. Ayun, no, nagkaroon din siya ng borderless. Titignan natin kung gagana to. Ayun, no, A4 printing borderless check. At eto, no, pwede to sa mga Mac OS. Sa mga nagko-comment dyan kung paano sa Mac OS, itry nyo to. Kasi wala akong Apple na laptops. Hindi ko maitatry to sa mismong mga Mac OS eh. Unless mag-i-install ako ng virtual machine ko dito. Pero syempre baka ayoko nang ma-hassle pe. Siguro kayo na mismo mag-try sa mga naka-Mac OS dyan. Download nyo na lang yung drivers dyan. Ayan o, na pag borderless. So, ayun lang. Dito na natin tatapusin tong vlogs natin na to. At inuulit ko, panoorin nyo tong videos na to kung paano mag-install ng drivers pang borderless. Kasi kung hindi nyo may install mismo yung pinaka-port kung saan nakaregister yung inyong printer, ay hindi kayo makapag-borderless dyan. So, ayun na lang. Like, share, and subscribe. At inuulit ko, research is the key. Bye-bye! Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napaka-durobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento, sinadya mo na mas...